ang kabuuan na gastos ko sa aking flooring dito ay umabot ng... Hello guys, magandang araw. Welcome back sa ating channel at sa mga nanonood ng video series na ito. Salamat sa inyong suporta. So ngayon guys, ang pag-uusapan natin at itatakil ko ay ang flooring dito sa second floor. So yung nakaraan kong video, kung hindi nyo pa napanood yun, yung part 1, part 2 at part 3, ililink ko lang sa description sa baba ang mga link ng video. Pasensya na kayo sa aking boses guys, kasi ilagnat ako, inubot sinipon. So record pa rin tayo, tapos pasensya na kayo sa ingay. Inabutan ako ng hapon, may naglalaro na ng basketball, may mga bata na nagaling sa school naglalaro. Papakita ko yung structure ng flooring ko, kung paano nagawa at ano ang mga materials na ginawa. Sa bandang huli ng video na ito ay ibibigay ko ang pricing at saka kung ilang pirasong angle bar, si fire lens at saka ilang pirasong marine plywood ang aking nalang. Dito tayo sa ilalim ng bahay, sa first floor. So kung nakikita nyo itong mga bakal dito, ayan, yan yung pinaka-skeleton ng ating flooring. Kung nakikita nyo, ito yung flooring sa taas. 3/4 ang kapal nito na marine plywood. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 950 ang isang piraso nyan ang bili namin. Tapos itong skeleton dito, ito mga sipar lens to, kung nakikita nyo yan. Ayan, mga sipar lens yan. Tapos ito, trusses. Tapos yung isang trusses na yun, kung nakikita nyo yun, mas malaki siya compare dito sa trusses na nasa gitna. Kasi, kung nakikita nyo, itong trusses na to, mas mataas siya compare dito sa trusses na nasa gitna. Kasi, para makuha yung height nung power lens na ito, yung nakikita nyo yan, yung power lens na yan, papatong siya dito sa trusses na to. So para magpantay sila, ayan, medyo malaki yan. Pwede naman siguro na pareho mo na lang lahat itong trusses na to, pareho na rin ito. Ito siya, sinadya to na ilagay dito sa gitna para isupport yung ating skeleton sa taas ng ating sahig. Kasi kung wala yan siya sa gitna, sa malamang pag-apak mo dyan sa gitna ng sahig, dyan sa may gitna na yan banda, kung wala yan support na yan sa gitna na trusses or beam, gagalaw yung ating floor sa taas ng ganyan, mag up and down siya konti, tapos maingay yun siya. So yan ang dahilan kaya may trusses na medyo maliit dyan sa gitna. Yan, mahaba yan siya, nasa mga 7 feet siguro ang haba niyan. Ah, 7 feet, hindi pala. So 25 feet man to, i-divide mo sa ito, nasa 12 feet itong haba nito, galing dyan, papunta dito. So yan. Tapos, naka-welding yung dulo niya doon sa trusses na nilagay din dyan yung sa nakaraan kong video na nilamon dyan ng semento, yung binusa namin ng semento. Naka-welding na yan dulo niya doon sa trusses na yon. So, tapos itong mga ano na to, itong mga sipar lens na to, nakapatong din yan siya doon sa mga trusses na nandyan sa gilid na nakapalibot. So, matibay siya at hindi basta-bastang kumikilos kahit magtalon-talon ka pa, kahit tatalon-talon ka doon sa taas, wala kang ma-feel masyado na kumikilos or maingay. Pwera na lang kung yung mga plywood ay lumuwang ang kanyang pagkakalagay. Kaya tayo sa taas guys, pakita ko yung flooring sa taas kung paano ginawa. Ang init. Kung nakikita nyo to guys, rivets ang ginamit namin. So ang kailangan mo dito, bili ka ng rivets na mas mahaba sa 3/4. Kasi 3/4 itong kapal nitong plywood na ginamit namin, marine plywood. Tapos saka namin binutas dito, tapos nilagyan ng rivets. So yan ang process namin. Ewan ko kung pwede yung screw, meron yatang screw, pero ito na ang ginamit namin. Hindi ko alam kung anong mas maganda, kung rivets ba or screw. Pero sa tingin ko, mas maganda siguro yung
rivets. Kasi pag rivet mo lang ganyan, hindi na yan siya kikilos. Yung screw, pwede pa siyang mag-loose thread, pwede magluwang. Pero ito, hindi na ito magluwang kasi matibay yung pagka-rivets niya. Ayan, rivets yan lahat ang ginamit. Ang kapuwang na gastos ko sa aking flooring dito ay umabot ng 25,876. Pwera pa dyan yung labor kasi kami lang naman ang gumawa. At saka yung mga materials kaya ng welding rod, kuryente, rivets, bato ng grinder. Kasi ikat mo yung mga C-par lens gamit yun. Mahirap din kung lagari ang gamitin mo, sobrang tagal mong matapos. So ang nagastos ko na marine plywood ay 8. Nagamit ko yung 8 marine plywood. 3/4 ang size, 4x8 feet ang kanyang laki. Tag 925 ang isa, so 7,400 lahat, 8. Tapos si C-par lens na 2x4, 1.2mm ang size. Ang kapal ng C-par lens na yan, hindi yun siya galvanized. Kung ako lang ha, sa akin, galvanized ang gamitin. Kung meron kayong pera, so lang short kami sa pera, so hindi galvanized ang ginamit namin. Ang ginawa namin, pininturahan lang namin ng primer epoxy para hindi siya magkalawang agad. Pero pagka na-welding mo na yan siya, yung primer epoxy na nilagay mo, masunog yun. So kailangan pagkatapos mong ma-welding yung mga nandyan, sundan mo na naman ng epoxy, ng pintura na primer epoxy. So 25 na si C-par lens 2x4, 1.2mm, at 356 ang isa. So hindi yan siya galvanized, 8,900 lahat. Tapos angle bar yung ginamit ko paggawa dyan sa mga beam or trusses, 24 na angle bar, 4mm ang kapal, 1x1 ang size, at 399 ang isa. So 9,576. All in all, 25,876. Matibay siya guys. So ngayon, hindi ko alam kung yung mga karpintero or mga mason talaga ay ganito ang gagawin. Pero kung nakikita nyo, yan ang aming flooring. Kung gusto nyo gayahin, kayo pong bahala. Tapos, hindi naman yan ang standard talaga. Nasa sa inyo na po yun. Shoutout kay Miss Honey Honey, Anisito Kimki, Irene Cabasa, Artus Only, Christian De La Cruz, IJ Stories. Salamat sa inyong support sa akin channel guys. Keep on supporting guys. Sana ay manatili kayo. At mag-answer din tayo ng mga tanong ng ating mga subscriber. May mga tanong dito. Tanong ni Positive Sides. Boss, ano size ng angle bars na ginamit nyo sa trusses? Salamat po. Yun nga, 1 inch tapos 4mm. Hindi ko ito nasagot nung nakaraan kasi hindi ko alam. Ngayon, 4mm ang kapal ng angle bar na ginamit namin. BK Escalona, sabi niya, help sir, magkano nga pala ang jealousy per bintana. Thanks. Ang nagastos ko dito sa jealousy ko, ilang span to, mga 6, 2, 8, tapos may 3 pa sa baba, 4. 4 na span na jealousy, 9,000 po lahat, malapit mag-10. Hindi po kasama yung window jam dyan. Yung jealousy lang po talaga at saka yung kanyang mga mambaw dyan, yung mga nilalagay na parang aluminium na hahawak sa kanya. Kasi mumurahin lang yan. Mayroong mga nakita ko magaganda, mahal. Ewan ko magkanong price nun, pero ito lahat, nasa 10,000 ang nagastos ko. Mumurahin lang siya. Ang ginawa ko pa ay inayos ko pa bago siya mag... Kasi sobrang tigas niya mag-close. Mag-close, mag-open, sobrang tigas niya. So, you get what you paid for. Mura, pero hindi maganda. Bert Melissa, sabi niya, boss, pinsan mo ba si Manny Pacquiao? Kahawig mo kasi boss. Talagang maraming nagsasabi dito na kahawig ko daw si Manny Pacquiao. So salamat sa inyong mga support guys. Hanggang dyan ang ating video. Sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe kayo guys. Like, dislike, kayong bahala. At sana pag nag-subscribe kayo, i-click niyo yung bell icon para ma-notify kayo pag nag-upload ako ng bagong video. At hanggang dyan, sana ay naging informative ulit itong video sa inyo. At hanggang sa susunod kong video guys, nabasa ko na yung resibo. Hindi ko ma-breakdown lahat, pero siguro sa huling video series na ito ay ibibigay ko ang lahat ng ating nagastos. At saka estimated na rin siguro kasi hindi ko masasabi lahat. So, salamat! Hanggang sa susunod na video.